Alam mo, no, she, matagal na kung pulis, ikaw, sinungaling ka! No. Kung nakadumaan ka na, namatay ka na noon, at ngayon bigla kang nabuhay, at ngayon ginagamit ka for irregular operations against us, I will pin you down. I will pin you down. I tell you, I will pin you down. I will pin you down. Mahirap mag-start mag-imbestiga ng tao, Madam Chair, na hindi natin ma-establish talaga yung real identity niya to start to begin with. So, ikaw ba talaga yung Marian Maslog na accordingly namatay, involved sa textbook scam at may istorya na namatay? Your Honor, I invoke my right to keep silent. Certain Dr. Jessica Francisco and allegedly one who is Marian Maslog. In this particular case, they were able to confirm through forensic that this Jessica Francisco and Marian Maslog is one and the same person. Treat this information coming from the NBI as official. Yes. So, for me, you are not Jessica Francisco. You are, or as far as this committee is concerned, you are Marian Maslog. Yes, am I clear? Am I correct, Marian? Please remove your... am I correct to assume that you are Marian? Sir, right now we have an identity hearing on the 28th and on 29th of October in Sandigan Bayan. So I'm not buying a lot of lies here. We have heard too much lies, Madam Chair. This is not Miss Universe. They can go straight to Mayor Kalugay. If he is, if they feel that he is a trustworthy public official, they can go straight to him. So, General, following your story, if General Macapa stopped you, you must have something no one actually has. And you came to my office posing as a consultant of their embassy kasi gusto niyong sumama sa meeting na yon with Indonesian police delegation. Sub Chair, just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. But I will tell you, ang pagkakaalam ko po, that naging mag-on po sila. Yes, okay, sir. Kinikilig to si Alice Go, kita mo. Natatawa pa ako. She's squirming on okay. Her. Okay, sandali lang. You're not yet recognized to speak at this moment. So, Ms. Maslog, that's why I invoke my right to keep silent, sir. I don't think your invocation of that privilege is applicable to this committee. Kaduda-duda ang mga ito ah. Alamin natin kung totoo ang istorya. Ibang building, yung unang briefing na pinuntahan namin ni Secretary pati ni Chief NP was a different building kung saan si Alice nakalagay. Pero nagkita kayo? Yes, Your Honor. Nakita ko siya pero hindi siya kasama sa party. Hindi niyo siya pinapunta doon? Hindi po. So ano ang ginawa niya doon? Nung pagpunta niya doon? Ano ang naging papel niya doon sa pangalawang pagpunta sa Indonesia? Your Honor, please. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit siya nandoon. Kasi kasama ko... Unang-una, kasama ko na si Secretary that time at pati si Chief PNP. Kasi ang sabi niya na itong mga trips niya, i-reimburse ng gobyerno. Kaya impression namin, meron tong permission sa inyo. Kaya siya pumunta doon. Wala po, Your Honors. Saka General, before Senator Joel, General, kahit nung pangalawang pagpunta sa Indonesia, batay sa
sinabi nyo, parang nagulat kayo, nandun na naman si Miss Maslog. And yet after that, nung ibinalik na si Guo Huaping dito sa Pilipinas, pinasilitate nyo pa yung unang pagbisita sa kanya sa custodial center for someone na parang may ginawang irregular dun sa pangalawang bisita sa pagpunta niya sa Indonesia. Naka isang bisita pa siya kay Guo Huaping na kayo ang nag-arrange. So, before I call on Senator Joel, General, muli, bago ko matanggap yung papel galing kay Ms. Maslog, anong impormasyon ang ibinahagi ni Guo Huaping nung debriefing? Para isang huling pagkakataon mula sa inyo na kayo ang sumagot sa komite at hindi lang yung isusulat ni Ms. Maslog. Your Honor, meron pong nire-reveal si Miss Alice na ongoing po yung validation namin sa ngayon. At hindi ko po pwedeng maisabi dito sa publiko dahil po baka makompromise lang yung lakad po. Marami pa pong vital information na ibinigay niya sa atin na kailangan pa po namin talagang revalidate. And aside from that, hindi pa po ito cleared as in na for public consumption. Kaya po ako humihingi ng if possible, pupunta po ako dyan para sasabihin po sa inyong lahat kung anong ongoing na investigation na ginagawa pa po namin ngayon. Madam for Chair. The record ulit, bago si Senator Joel at Senator De La Rosa, for the record ulit, General, tinatanong ko lang naman sa inyo, sabihin nyo what she said, what Guo Huaping said. Senator Joel and then Senator De La Rosa. Very quickly, Madam Chair. General, kanina, binanggit po ninyo, no, yung sa debriefing, hindi nyo mga kaya kamong ilabas in public. Ito po ba is the same information na ibinigay sa inyo ni Mary Ann Maslog that led you after knowing na wala pala siyang matutulong dun sa pag-aresto at dalawang beses pa siyang nagpunta ng Indonesia, dinala niyo po siya doon sa custodial center, doon sa Krame. Pareho po ba itong information na ito? Merong nagkapareho, sir. Meron din pong hindi. Okay, ano yung nagkakapareho? Sir, as I have said, yung mga information kahit na general yung... lang, kahit general lang, kasi it would give us an idea na hindi kayo talaga masyadong nagoyo to the bones kasi hindi ho namin hindi namin kayang liripin. Oy, Tagalog ako, taga-Bulacan po ako. Hindi namin kayang liripin na at hindi namin kayang arukin yung inyong intelligence na dalawang beses o yung once nga lang na papapasukin nyo siya doon, sasamahan nyo pa siya. Ang lakas ng loob nyo na gawin yon kasi there must be something. So, it's very irregular . So, we wanted to find out what it is. What made you believe na this fugitive will actually be an asset or will actually help your cause, Your Honor, Mr. General. Yes, Your Honor, please. As much as I want to reveal to you everything, Your Honor. All right, General. If I may interject, ma'am, sige. Yes, kung ganun pa rin po ang magiging sagot natin. And before I call Senator De La Rosa, akala ko nga mas marami pa tayong matututunan at this point kay Ms. Maslog kesa kay General. Mas konti pa pala because the single piece of information written here, hindi marami, hindi konti, ay iisa lamang. It's the single word or name na Faldon. Faldon, yun lang. Yun lang. Anong ibig sabihin ng Faldon, Ms. Maslog? Ms. Maslog, tinatanong na rin ng aking mga colleagues, yun ba yung dating BOC? Faldon po. Di ko po siya kilala. Faldon lang po. Bakit nyo sinulat
kung hindi mo siya kilala? Na hindi ko po siya kilala, nabasa ko po yan. Okay, saan nyo nabasa? Actually po. Can I talk to my lawyer for a second, Your Honor? I'm just asking you. You've been consulting your lawyer a while ago. Since we were not asking you questions. Kanina ka pa nakikipag-usap sa abogado mo eh. So why did you write this word, this name file doon? Anong ibig sabihin? I think po, isa lang po yan sa mga names. Okay. Po. And, Your Honor, I'm sorry po. I don't think I have the right po. Kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of it's true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry, Your Why Honor. Not? Why can't you? I... Those are names po that not validated and I'm not, you are really not sure. Sabi mo nga, they are not validated. Hindi mo naman trabaho ang validation. Tulad ng hindi mo trabaho noon na kasama sa operation ng pag-aresto kay Guo Huaping. Yes, Your Honor. Uh-oh. I know that, Your Honor. But these people, Your Honor, are in position. And why are you crying, Ms. Maslow? Hindi po ako. Your Honor, I can't. Kasi wala po Madam sa Chair. Authority yung honor. Madam Chair. Senator De La Rosa. Sabi mo kayo na, nabasa mo. Nabasa mo lang yan. Yung file dun. Nabasa mo lang. Saan mo nabasa? Saan mo nabasa? Doon po sa communication nga po. Anong communication? Between... yung certain ALG po. Certain ALG? Opo. So meaning Alice Go? I will not, hindi ko po alam. Basta ALG po ang nakasama. Hindi mo kaya nabasa yung pangalan na yan doon sa prepared affidavit na gusto mong papirmahan kay Alice Go? Your Honor, ha? Wala po akong papipirmahan kay Alice, Your Honor. Huwag kang magsinungaling. I have iwan information. Alam ko. Kaya sabihin mo na kung sino yung nag-utos sa yung taga Malacañang na papirmahan yung affidavit na yan. Twice ka pumunta doon kay Alice Go para kumbinsihin siya. Sino yung sa Malacañang nag-utos sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. You are a liar. Ha? You are a liar. Eh, expected naman yan eh. Naisahan mo nga ang gobyerno how many years ago? Mr. Chair? 30 years. Naisahan mo na nga yung gobyerno noon pa? Ngayon pa? Marian? Yes, SP pro tempore. Natatakot ka ba sa buhay mo pagka dinivulge mo yung mga pangalan? Eh, namatay ka na dati. Di ba? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ha? At si default yung pangalan. Eh, namatay ka na dati. Oh. Ano? Come on, please divulge all the names that you know. Sige na. And we're if waiting. I may, SP pro tempore, starting with the word, the name file doon, sa anong konteksto nyo narinig yung pangalan niya? Actually po, I think si Fael Don was in Bamban. Mm-hmm. I think he lived in Bamban. Mm-hmm. And apparently po, Mr. Fael Don and I think his wife also, nandoon po sila sa Bamban. Mm-hmm. And ito po, this information, actually, in fairness din po, na-mention din po sa amin, sa akin, ni Miss Alex. Okay. They were invited to go to Davao. Mm-hmm.
motorcycle. SP pro tempore. I see Alice go in disbelief. Yeah, we can, Madam Chair, perhaps so could we can ask. Yes, as SP pro tempore is indicating and the majority leader has asked. Aside from official response, verbal response. Is it true? Probably. Don't you mention the name of file doon? Madam Chair, ganun po yun. Mayroon pong isang picture po with the former president po and me. Nag-group po na circulating before. Yan po yung kinukwento po. Yan yung isa rin po na pagkwentuhan po namin. Mm-hmm. That's my first time po nakita ko po ang former president. Doon sa group picture niyan na circulating, that was the first time po na nakita ko po siya. Doon naman po siya na-mention po ni Miss... ni Ma'am kanina. Maslog. Maslog. Kanina naman po na regarding po kay Mr. Nick Fildon naman po. Mr. So Nick Fildon naman ito. Po talaga nasa Bamban. Meron po siyang goat farm po sa Bamban. Goat farm? Yes po, goat farm. So kayo may babuyan, siya naman kambingan. Wala naman po kami any transaction pero may goat farm lang po. May goat farm lang po siya sa Bamban. Okay. Yan lang po. Madam Chair. Okay. Senator De La Rosa. Yeah. Can I confirm to from Alice Go? Yung tanong ko kanina, meron akong iwan information na natanggap about that affidavit na dala-dala ni Maslog. Meron akong information. Confirm or deny lang from you. Hindi kita pinupirsang sagutin. You can ask the advice of your lawyer. Pero, tinatanong ko lang para mabigyan ng katuturan itong lahat ng sinasabi. Madam Chair, doon sa question po sa akin ni Sen Bato po, I remain silent po. At mayroon pa po akong kadagdagan po na answer po pala doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao. I just want to clarify. Wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kakilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Doon sa group picture po, I think and I believe po na circulate naman po talaga siya. Kumalat po siya sa social media pero that was my first time po na nakita ko po siya. Hindi po, si former president po. Before we continue, I will call Senator Sherwin next. So at this point, I will hand over the chair to Senator Sherwin. Chair. Mary Ann, alam mong wanted ka rito sa Pilipinas, di ba? Kaso ka. Your Honor, that case is still in Sandigan Bayan po. Yes. Your Honor. Di ba, nagpanggap kang namatay, kaya nawalang kaso. Pero alam mo may kaso ka. May pending case ka. Na hinahanap ka ng otoridad. It is still in Sandigan. No, I'm asking you if you know that you have a case. Your Honor, the case is still in Sandigan. Alright. O, di meron kang kaso. Okay. Nung pumunta ka sa Indonesia, ano passport ang gamit mo? My name po, Jessica Francisco. Is that your real name? I am Jessica Francisco. You are not Mary Ann Maslog? Your Honor, there is a case about my identity. I'm po, asking your Honor. What is your real name? I am Jessica Francisco po. Can you produce us your birth certificate that you're indeed Jessica Francisco? I don't have it with me, Your Honor. But you have a birth certificate? Yes, Your Honor. Indicating that you're the real Jessica Francisco? Yes, Your Honor. Who is this Mary Ann Maslog? Like what I said, Your Honor. I who is Mary Ann Maslog? There Di is a case. To? When you were still 30 pounds lighter? Ikaw ba to? And you were trying to bribe officials in Malacanang during the term of my father? Because of that textbook scam?
Says here, your bag woman, Mary Ann Maslog. Photograph here, March 9, 1999. Ikaw ba to? There is a pending case. Ikaw ba ito? That's not related to your case. I'm asking you, kung ikaw to, if this is you. Your Honor, there is a pending... If this is you. I cannot say, Your Honor. Oh, padala mo, baka malabo mata. Page, padala mo sa kanya. Hmm. Passport ang gamit mo. Anong bansa? Philippine what? Passport. Philippine passport ang gamit mo? Yes, Your Honor. Isa lang ba ang passport mo? Yes, Your Honor. Wala ka ng ibang passport? Wala po, Your Honor. May birth certificate, Philippine birth certificate ka? Yes, Your Honor. Okay, nandito tayo DFA. Can you please check attorney? Okay, director, kung anong ginamit na passport nitong si Mary Ann Maslog? Tsaka sa BI, Attorney Viado, can you please check or verify anong passport ang ginamit nitong babae ito? Yes, yes, please. What is your middle initial? Huh? Cece, Your Honor. Cece. Yes, Your Honor. Pwede po pa-flash siya, no? Yes, a COMSEC. It's a COMSEC. Okay, we will flash your passport. What's the name of your father? David Francisco po. Mother? Corazon Cece po. Salvador. Can you verify this, please? Anybody from the PSA? Where were you born? I was born in Quezon City po. Quezon City? And COMSEC, pwedeng pa-check sa civil registry if indeed there is a Jessica Francisco was born on, what's your birthday? December 30, 1985. So how old are you now? Alam mo? Ikaw napakasinungaling mo ha. 1985 ka pinanganak. Nasaan yung litrato? 1999, nagninegosyo ka na. 14 anyos ka? 14 anyos ka? Ha? Nasaan yung litrato? Alam mo, wag mo kaming lokohin dito, ha? Ako nga hingil ako tumayo dahil... 1999, nagninegosyo ka na. Nagkaroon ka na ng scam. 14 anyos, nananakaw ka na. Oh, 1999, may textbook scam ka na. Ano ka lang yun dyan, 1985? Ano, 14 years old? Minor de edad? Pinatawag ka na ng house? Oh? Nagninegosyo ka na? Ano? I invoke my right, sir, for... to remain silent because there is a case po in Sandigan which will no. be taken on October 28. Alam mo, ikaw na siguro ang reyna ng mga kasinungalingan eh. When you obtain a passport, birth certificate, a valid ID. For a first timer. Is this your first passport? Yes, Your Honor. Wala ba siyang passport na Mary Ann Maslog? We are double checked. Right now? Yes. Okay. Malamang Senator Jinggoy Peke ang birth certificate niyan. The same case as what we saw with Guo Huaping and yung mga Peke birth certificate na ini-issue. Malamang malaking chance na Peke rin yung birth certificate niya to assume a different identity. Mm-hmm. Meron nakapunta ka na sa Amerika? Huh? Sir, I invoke my right to. Bakit? Kasi po, there is a case. Tinatanong ko na kapunta ka na sa Amerika, ano masama doon? You have a case in the United States? No, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. So I will read to you. Former textbook agent Mary Ann Maslog, who tried bribing officials of the DBM in 1999 so that her firm could wangle a $200 million textbook contract, is now Mary Ann Smith.
married to an American who allegedly became her partner in crime. Court records show in Orange County, Florida, that Maslog is wanted for theft and scheme to fraud, to defraud. She is facing charges of grand theft amounting to more than $100,000 and scheme to defraud in the amount of $50,000, which are classified as criminal felonies punishable with imprisonment. Maslog also has been charged with civil traffic infraction for proper backing. May kaso ka pala sa Amerika? I don't have a case in America, Your Honor. Really? Yes, Your Honor. When was the last time you went to the United States? Like what I said, Your Honor, I invoke my right. Sinasabi mo wala kang case. Ngayon tinatanong ko kung kailan ka pumunta, ay mo sumagot. Bakit ito sinagot mo? Oh, I refuse to answer, Your Honor. I invoke the right to keep silent because of the case in Sandigan Bayan. At ng kaso kinaso na sa kanya. May check na ho lahat. So can we proceed if I can appeal to the members and the chair so we can proceed to other matters, Your Honors, Mr. Chairman. I share the same sentiment na to our colleagues, Senator Francis, Senator Joel, and Senator Jinggoy, na professional con artist tong kaharap natin at wala tayong makukuhang tama at totoong sagot dito sa taong to. Magsisinungaling at magsisinungaling lang sa buong gabi at lolokohin at lolokohin lang niya tayo buong gabi at wala naman siyang naibibigay na produktibong sagot para sa atin. Con artist ka nga, pinakita mo yung mga opisina, yung opisina mo, dinala mo, hiningan mo pera, nung nagbigay ng pera, nag-disappearing act na kayo. That is your true identity. I actually learned, Ms. Maslog, nung kinailangan ko umakyat sa opisina sandali. Yung Maslog dyan sa hearing, nagpunta sa office as Dr. Jessica Francisco na consultant siya ng Indonesian Embassy na gusto ipasama ang sa meeting with Indonesian Police Delegation. Meeting ni na SRH at Senator Sherwin Gatchalian noong September 25. And you came to my office posing as a consultant of their embassy kasi gusto niyong sumama sa meeting na yon. And you wrote down three names na makakasama niyo dapat sa meeting. A Zoe or Joe Smith, a Walter De Jong, I think you just named him as your husband, and a Lloyd Sebastian.